What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, at comment reaction tayo dito sa live ni Sekiyama patungkol dito kay Laulaw at Tony Poehler. At nabanggit dito ang pangalan ng ating pandemic hero dahil sabi nga ni Tony Poehler ay ipinipilit ni Laulaw ang issue ni FLM sa kanya siguro. Kaya sabi niya, umayaw na siya dahil siyempre si Tony Poehler hindi naman niya kilala si FLM talaga. Ay siguro gustong magpasuporta si Tony Poehler kasi malaki ang subscribers niya. Kaya kung nakisausaw si Tony Poehler kay FLM ay malamang na ang simpatya ay kay Laulaw, inay-inay. Iyon. Kaya pakinggan natin ang mga kaganapang ito. Naka-live si Tony Poehler at miniror ni Sekiyama. Ayun, panoorin natin sa kanyang live. Pasok! That's right, Lupin the Fourth. Minsan kasi yung lumalabas sa bibig mo, nakuhuli ka eh. Diba? Grabe yung ginawa nila. Hindi niya matantanan si ano before eh. Grabe yung ginawa niya kay Tina Sukir before. Pero si Alpa, hindi man niyang matira-tira. Uy, huwag ka maingay. Sisting naman. Okay na ba yan? Ay, shit. Galit si Tony. Ayan, galit na raw si Tony kay... May kausap ako, nagbibenta ako ngayon, nag-live ako, at saka na nakastress ako ngayon, na-hospital ako, may ganito yung mata ko, may ganito yung puso ko, ang dami pong screenshots. Sobrang dami screenshots. So ako, syempre parang, ano na to? Hindi ako nagsalita. Kasi ayaw na kaibigan ko. At hanggang ngayon, ayaw niya magsalita ako. Ayaw niya tulungan ko siya magpatulfo. Ayaw niya na kahit anong action kasi umaasa siya. Kasi sobrang naging close sila. Okay. Hanggang madaling araw, umaga, mag-uusap kayo, kwentuhan kayo about sa buhay. Paano may tatapon yung ganun? Paano ka maniniwala na putang ina? Pupunta sa lahat ng, di ba, ng ganito? So ito na, para makita nyo ah. Ayan. Wala akong... Tawag dito. Lagi siya nag-message sa akin noon. Okay, ina, ito nga, latangan sa sinalgulat ako, na ganyan. Tapos send na ako ng picture, hindi na kami tulad ng dati. Anak ko, kapastress, contact sila. Tapos send siya sa akin, I miss you, ingat kayo, ganyan. Hindi na ako nag-reply. As hanggang sasabi niya, hingi ako ng tulong, ganyan. Hingi na lang ng tulong. Hanggang ngayon po, hindi niya naibalik. Meron siyang binigay, yung sinasabi niya, na nabigay siya ng Rolex. Pero Rolex. Wala pong papeles. Binenta na kami, binigay ko Rolex. 100,000. Yun lang. So, pero sa 3M, papaano po yun? So ang point na kaibigan ko, daw, ako na investor, ako kakausap, ako gaganito, ako gaganyan, ako ang haharap, sabi na kaibigan ko. Ngayon, ayaw niya, hindi. Mukhang yun yung ano, yung sinasanglang Rolex ni Idol dati. Yun na yung Rolex, pero 3M. 3M daw yata sinasangla. Siyempre, 3M, malaki-laki. Basta mag-antay ka lang. Pangako, December. Pangako, January. Ano eh, ang dami ng pangako, pero lahat po yan ay may record, voice record na totoo. Ah, baka yung Rolex yung ginagawang collateral muna dun sa utang. Mukhang may utang si Laulaw kay Tony na at sinisingil na. Kaya baka prineprenda yung Rolex. O baka yung Rolex na ibinigay ni Idol kay ano niya, mister niya. Opo ang sinasabi ko. Lahat po yan ay may, actually pati yung video ko naka-record at lahat po ng usapan nila ay naka-screenshot. So hindi po ako nagsasabi na may nangyari pong transaksyon. Grabing karma na to. Hindi na ako nag-ano. Sabi niya, hindi ako nang tulong, hindi ko na kaya. Baka 50K na yung ano oh. Tony Poehler pa, milyunis ang ano ni Bana, wala na. So ako naman, hindi ko pinansin, ganyan. Ito pa, anak, ganyan, napag-usapan namin sa kondo kasi ngayon niya lang napuntahan. Ito. Ayun, ngayon nag-message sa akin si inay, ayan na, may screenshot. Hi, nak, ngayon lang nakarating yung sagot mo na kahit kailan hindi mo na ako makakasama. Ang sakit, be, kasi sa statement mo, pinatatawanan ako sa kampo ni FLM. Mahal kita, alam mo yan, it's okay. So ako, nag-reply ako. Putang ina, mahaba to, pero babasahin ko.
Sa mga interesado, sige, makinig kayo. Pero kung hindi naman kayo involved, pwede hindi na kayo manood. Sabi ko sa kanya, after nang matagal na buwan, iniwasan ko na siya at hindi ko siya pinapansin at nagtitimpi lang ako kasi yung kaibigan ko, nakuha na ng 3 milyon. At hindi pala totoo na binayaran siya sa resort. Walang 10 million, walang 8 million, walang ganun. Wala pong ganun. At isa po ako sa mga naniwala kasi sinabi daw sa kanya, ni inay, sa kaibigan ko, na, ano, huwag sabihin kay Tony, ha? Kasi baka mainggit yan yan. Ano ba hinggit? Diyos ko po. O ano lang meron, tsaga-tsaga lang tayo. So anyway, ganyan. Ito yung sabi ko. November 8 last year lang po. Wala akong pinakitang masama sa inyo. Like naging mabait akong anak at maayos ang pakikisama ko. Nung lumalim ang samahan natin, wala akong ibang ginawa kundi ilayo ka sa mga taong alam ko masaktan ka lang. Ginawa ko lang ang pangako ko sa'yo na tutulungan kita sa social media. Kinabunan ko lahat ng issues kay FLM kasi mahal kita. Inilayo kita sa ganong issue para hindi ka naatakihin ng depression mo. Yun, yun yung ginagawa niya yun na kumbaga hindi siya nagla-live doon sa kanyang tunay na channel kasi ang supporter niya doon, yung supporter ni Tony kasi ang dami na ring subscribers doon. Umabot na yata ng 500,000 ang kanyang subscribers doon. Kasi nagpasuporta siya sa mga subscriber ni Tony. Kaya ang ginamit niya noon yung kay Kabise. Doon siya nagla-live patungkol kay FLM. Kasi ayaw nga ni Tony na kumbaga sumahusaw dyan sa issue. Issue niya kay FLM. Iyan, lumalabas na ang katotohanan. Dahil ayaw talaga sumahusaw ni Tony sa issue ng FLM. Unang pagkikita natin, umiyak ako pati anak ko sa ipinangako mo sa amin na bahay ng pamilya ko. Hindi man nangyari at umasa kami sa dami ng pinangako mo. Kahit pag ibang bansa na never namin hiniling at ikaw pa nagpilit, wala kang narinig sa akin dahil sabi ko nga, hindi naman mahalaga yun kasi nagmamahalan kami, pamilya kami. May panahon na down ako sa buhay ko at nandyan ka at salamat doon. May ipinangako, pinangakuan para si Tony Poehler na bibigyan ng bahay at lupa. Yeah, wawawi. Ah, dahil siguro may inutang, di ba? Parang may inutang, ang pang narinig ko, may inutang si Laulaw kay Tony na 3 million. At parang yun ang iprenda yung Rolex muna. Alam mo yan kung gaano ako ka-thankful sa inyo ni Itay sa panahon na kailangan ko ng emotional support. Okay na ang lahat pero pinili mo pa din bumalik sa issue ni FLM. Doon na ako umiwas sa iyo na bilang na ilang beses kong ipinakiusap na itigil mo na. Oh, nakiusap pa na itigil. Naapektuhan ng buong pamilya ko sa putang inang FLM issue na 'yan. Sinabi ko talaga 'to. Nanahimik na lang ako kahit nasayang lahat ng effort ko sa paglinis ng pangalan mo kasi alam ko naman na hindi ka ganoon. Hanggang sa pinakilala ko sa iyo ang kaibigan ko, sunod-sunod na pagsinungaling sa akin na nagbigay ka ng pera kay Dang sabi ko na yung pangalan, sa resort, etc. Wala tayong problema sa pera and I trust you, kaya masaya ako na masaya si, na meron siyang inay na matatawag. Pero ginago mo, inutangan mo, at ngayon hindi pa binabayaran. Lubog na lubog ang kaibigan ko. Ayun, merong kaibigan. Yung nabanggit niya siguro na si Dang, na inutangan ni Laulaw. Kaibigan ni Tony. Tapos, naniningil na. Ayun, baka yun yung pre-prenda muna yung Rolex halagang 3 million. Naku po, ayan na. Lumalabas na ang mga lumalabas na. Hindi ko makakalimutan na hinayaan mo akong tumira sa kondo mo ng 3 buwan. May utang na loob ako pero hindi ko maintindihan bakit kailangan mong ganunin yung kaibigan ko. Saan mo dinala yung pera niya? Yun, pera ng kaibigan niya. Yung pera ng kaibigan niya, saan mo dinala yung pera niya? Yun siguro, baka yun yung mga pinambayad niya sa mga yung mga naniningil na. Siyempre, yung mga naniningil na ng mga OFW. Para, di ba, nagbayad siya. Nagbayad siya ng mga basta meron doon yung nilabas din natin na binabayaran niya ng mga pa 50-50K. Yung mga nag-invest sa kanya. Baka doon, umutang muna. Kaya yan, nagka-issue na. At yan, nakiusap pala si Tony Poehler na
tigilan na yung issue niya kay FLM. Pero hindi siya daw nagpaawat, kaya umiwalay si Tony sa kanya. Ayun. Kaya siguro, may alam din si Tony patungkol kay FLM, kaya umiwas si Tony na mabigat na tao yan. Na hindi totoo yung mga paratang nyo sa kanya. Maaring ganun ang iniisip ni Tony, kaya umiwas si Tony Poehler. Iyon. Para malinis ang kanyang pangalan. Kaya, nung umi-issue naman si Lawlaw kay FLM, ay hindi niya ginamit ang kanyang YouTube channel dahil yung mga subscriber nga niya doon ay mga subscriber ni Tony na kumbaga, parang ano ba, yung yakapin nyo si inay, yakapin nyo, parang yung ginagawa natin na mga FLM family, nagtutulungan sa YouTube channel, parang ganun. Kaya, ginamit niya yung hindi niya channel para umi-issue kay FLM. Yun. Nakwento ko na sa'yo, si ganyan, at sinabi ko sa'yo, mahal na mahal ko yung taong yan, dahil yan ang unang taong tumulong sa akin para magkabahay ako. Totoo yun. Pero ginanyan nyo. Hindi ko na kayang humarap. Oh, di ba? Sabi niya at naikwento na daw na yung taong yan ang tumulong sa akin para magkabahay ako. Oh. Sino yun? Binabanggit ni Tony. Baka si FLM. Kung tutusin, tama. Dahil, di ba, biglang yumaman nung nakilala si Idol. Di po ba? Nagkaroon ng mga mansion-mansion. Di ba? Yung may swimming pool pa nga. Oh, di ba? At di ba, sabi nga ay nakatira lang siya sa Sampaloc. Biglang may White House na. Dahil doon daw tutuloy si FLM pag lumabas. Yun, no? Sa'yo, sa dami na nag-message sa akin na gusto ko ipatulfo, iiwas ako. Hindi dahil sa iniwang kita, hindi ako ganun. Dahil sa ginawa mo kay sa kaibigan ko, yun ang dahilan. So yun po ang dahilan kung bakit ako umiwas sa kanya. Tandaan, at tapos nag-message pa ako, tandaan ang pera kikitain pa, pero ang kahiyan pang habang buhay yan. Mm. Sa pa, narinig ko yung convo nyo, rinig na rinig ko. Keme, ang pangalan na kaibigan ko. Anak, sa'yo ko lang naramdaman ng na isa akong ina. Si Tony, PMPM lang naman yan. May voice record ako, kaya wag mo na akong tawaging anak. Tama na kaplastikan mo sa akin. Wala akong pinakitang pangit sa'yo. At lalong-lalo, hindi ako tulad ng mga nakakasama mo. Kahit kailan, hindi ako humingi ng pera sa'yo. Ayan, kiniklear ko yan, mga best ko. Convo namin yan. Ang sabi lang sa akin, nak, yung kay ganyan, humingi siya ng pabor sa akin. Siya nagsabi, so bakit ako? Hindi ako nakipaplastikan sa'yo. And alam mo yan, ngayon nag-out ka kay Dang. Siya nagsabi sa akin, ayan, pangalawa, nasa investor ang pera niya at nakapaghulog na ako. Pati ay yung Rolex nasa kanya. Unang-una, hindi ko siya inutang. Yun, yung Rolex daw na kay Dang yata, yung kaibigan ni Tony, ibinigay na at nakapaghulog na raw sa bangko. Pangan siya, nag-usang magpumilit na. Ibang kwento na punta sa'yo, umiwas ako sa usapan na yan. Hanggang sa ito na, kasi mga besi ko, hindi naman tayo tanga. Kahit ako, wala akong alam sa kalakaran na yan. Dapat kasi, pag may investors, may pera involved, may contract, may mga papeles, dapat legal. Diba? Yan na yung kwan yan. Investor niya. Dapat papel, may contract, legal. Yan na. Para kung gusto mo i-pull out, maging maayos na proseso. Ang problema kasi, kaya nahirapan yung kaibigan ko. Bukod sa tanga siya, mapagmahal siya masyado, umaasa siya hanggang kayo, nababayaran siya. Pangalawa, wala pong papeles na pirmahan na, ito ah, tinanggap mo yung pera, babalik dapat ng ganito. Kapag hindi, may pull out ng ganito. Yung legal, wala pong ganun. At alam ko, marami po nag-react ngayon. Kasi hanggang ngayon, ganun po yung inireklamo ng mga tao na same ng sitwasyon ng kaibigan ko. Kaya po ako galit. Naka-one year contract yung pera niya lumabas kay naka-one year contract ang pera niya nang lumabas kay FLM Tang and ipo-pull out. Saan ko kukunin yun? Yung resort kahit hindi gumagana, ako nagmamanti kahit pinatawan ko mga tao. Never ako nakipag-plastikan sa'yo. Ayun, niya. So ang sabi ko, kung meron kayong contract, asa na. Bakit mo kailangan magsinungaling sa akin na nabayad mo ng 10M ang resort, ni piso wala pala. Walang pumapasok na pera sa resort. After ko mag-vlog, binasa pa natin ang daming nag-inquire sa resort, pero sabi mo ayaw mo kasi baka mababoy, mukhang mahirap ang mga nag-chat. Totoo to. Ang daming patunay. Well, and lastly, rinig na rinig ko mismo, kausap mo si Tony, hindi ko na may anak. So, dinidiin ko yun kasi gusto ko mag-explain siya sa part na yun kasi kahit na paano makatatuo yan eh. Mahal ko yan eh. Basta ako, quiet lang ako, busy ako na mag-asas. Yun, napamahal na rin. Ibig sabihin, napamahal na talaga si inay
kay Tony Poller. Dahil yan, sinasabi niya, mahal ko yan. Napamahal na nga dahil nga, di ba? Nakikita nyo naman yung mga video-video nila noon na pag anong inoperahan, si Tony sa kanyang ilong, nandun sila mag-asawa. Kumbaga, sila ang tumulong. Kasi, ano nun eh, yung panahon na kainitan nila naman nung kanyang live-in na si, sino na nga ba yung live-in niya na artista? Nakalimutan ko na tuloy ang pangalan. Ayun, medyo may pagkamarites tayo. Siyempre, vlogger eh. Pasok! Sa buhay, lahat na nag-PM sa akin, tinatakot ako, inadamay ako, papatulog ako. Sinabihan ko nang hindi ako natatakot dahil wala akong kinuha kahit kanino. Hindi ako natatakot na masabihan na ang nanay ni Tony Fowler scammer dahil kahit anong bali-baliktad, wala akong kinuha na kahit... Ayun, nang galing na kay Tony Fowler, ang nanay ni Tony Fowler ay scammer, sabi niya. Lumalabas talaga. Yan ang binabaliktad nyo na si Idol FLM, ang scammer. Ayan na po. Ang karma is real talaga. Kahit na ano, kahit kanino, lahat din trabaho ko. Yan po yung mga chat ko sa kanya. Hindi ako makikipag-away sa'yo, marespeto akong tao, pero please pakibayaran si... Ilang beses... Yun! Nakikiusap si Tony Fowler na bayaran yung kaibigan niya na nakautang yata si Laulaw ng 3M. At yun, ang sinabi nga, yung Rolex ang iprenenda. Baka yung Rolex na ibinigay ni Idol sa kanyang asawa, baka yun na yun. Di natin alam. Ano lang tayo? Reaction, speculation lang. Di ba? Na sinabi na may darating kang pera, pero pera niya yun, pakiusap ko lang, ibalik nyo dahil naawa na ako sa kaibigan ko. Hanggang sa nagsend siya na kung ano-ano, may kausap daw si Itay, ganyan, etc. Tapos hanggang sa ano, ito yung yung huli niyang message kasi hindi ko siya nireplyan. Dito ako nagulat, after all. Ayan na. Pakiusap ko lang sana, if ever i-vlog ulit anak, new management na lang, baka kasi magka-issue pa na na hindi kaya ng utak ko, mas lalong maraming maapektuhan. Thank you, maraming salamat. Kasi ang balita ko ngayon, tumatakbo siya sa, hindi ko alam po saan lugar, sa Palok ba to. So, may message siya sa akin na gano'n eh, na po pwedeng ano, kasi baka maapektuhan yung pagtakbo ko pag nagsalita ako. So, yun mga besi ko, ang haba na itong live ko na to. Gusto ko i-clear na wala po akong kinalaman sa pag-i-scam kung may nangyari ganyan. Pero sa kaibigan ko nangyari po. Kung talagang totoo na madami kayo at marami kayong naapektuhan, at totoong nakuhanan kayo ng pera, pwede po kayong humingi kay Tulfo ng tulong. Lalo na kung madami kayo nagre-reklamo. Pinupush ko po kayo. Kasi, yan ang legal na paraan. Yung kaibigan ko, natatakot siya. Kasi meron siya mga sikreto sa buhay na nalaman ng aking, ayun nga, ni Mary Ann, na parang natatakot siya na, aabangan natin to sa Tulfo. Pero hindi naman dapat gamitin mo yung madilim na nakaraan nung tao para lang takutin mo dahil hindi siya makapagsalita. At saka umaasa talaga siya. Iyak siya ng iyak. Inaatake siya ng anxiety. Iyak siya ng iyak. Kasi ang punto niya parang isang plato na lang sila kumakain. Magkakasama sila. Di ba? Parang paano mo magagawa to? So kaya po ako umiwas sa kanya. Again, hindi po siya nakapirma sa aming management. Tinulungan ko lang po yung social media kasi ang dami tinutulungan tao. At nakita ko yon noong time na yon. Hindi ko alam kung saan nagagaling. Hindi ko alam kung propaganda lang yon. Hindi ko alam. Lahat ng mga lumalabas ngayon, wala po akong alam sa inyo, connection sa inyo. Hindi po ako nakinabang sa kahit na anong perang pumasok sa kanya. So, ko po clear yun. Sana maalis po yung pangalan ko sa kanya. Magpumadikit, lalo na ang Toro family. Hindi po namin gawain na manghingi ng pera sa iba. Hindi po namin gawain yun. Pagkatrabaho namin, paghihirapan namin, pero hindi po ganun. So, yun lang. Gusto ko lang i-clear na lahat po ng collaborations, ate ko po, gamit na gamit, pinaikot na pa yan sa Batangas, nagbabato-bato sila ng candy, pang-promote-promote, lahat, sa Sampaloc din, di ba, umikot sila. Sampaloc din, nag-ikot sila ni ate, noong time na yun, lumalayo na ako kasi parang may malina yung sa kaibigan ko nga, nararamdaman ko. Tapos, lahat po ng collab, lagi niyang gusto ipa-vlog, pinapa-vlog niya na, oh, restaurant ko to ha, i-vlog nyo, ganyan-ganyan. Vinlog ko nga rin yung condo eh, kung asan ako tumira for 3 months. Sabi niya, ipapamana niya sa akin, ibibigay ko yun sa'yo. Itong resort, i-vlog mo to akin to. Lagi niyang gusto ipa-vlog. Pati yung bayan sa Batangas, gusto niya i-vlog namin na ipapamana sa amin. Sabi ko, wag ganun kasi pagkasinungalingan, ang hirap. Pero
Yun, kasinungalingan pala. Ibig sabihin, hindi sa kanya. Kumbaga, pinapalabas niya na mayaman nga siya. Yun ang ano eh, yun ang inaano niya sa mga 14 Judas eh. Na mayaman siya. Kaya yung restaurant, yun yung ano, yung restaurant na kinakainan niya sa kanya. Yung mga resort sa kanya, iyan na, lumalabas na. Kaya ayaw daw ni Tony dahil mahirap magsinungaling sa vlog. Yun, kahit na vlogger lang, mahirap magsinungaling. Yun. Pero yung kondo talaga, pinangako na ibibigay ko yun sa'yo. Yung kondo daw, pinangako pa na ibibigay sa kanya. Yun, oh. Kaninong kondo kaya yun? Yun, di natin alam. Vlog mo. Oh, sige, sige, Nay. Sabi kong ganun. Eh ako naman, nung time na yun, parang, oh sige, bahala na, basta tulungan kita. Pero wala po ako nakamkam kahit piso. Wala po akong napakinabag sa kanya na sinasabi ng mga tao na nung kalakasan ng pagsiscam niya ay nandyan ako. Hindi po yung totoo, yung kumakalat na sinasabi din ni Inay sa iba na syempre, nung marami akong pera niya sila Tony, tapos nung ano, nung time na wala na iiwan ka na, ganun, hindi po, umalis ako sa kanya dahil sa kaibigan ko. Na umaasa ako, sana ibalik mo yung pera na kaibigan ko. Nasa investor yan, pwedeng kausapin ang investor, ibalik na. Viral ka na, ang dami na nagereklamo sa'yo. Hindi isa, hindi lang isang tao at hindi lang kaibigan ko yon, ang dami na. Yan, nung lumabas ang tunay na scammer, ayan na, viral ka na. Ayan na po, ang karma. The karma is real. Ayan na. Ayan na. Vindication is coming. Ayan na nga. Talagang ang taong bayan na ang humusga sa'yo. Ayan, daming nanonood kay Tony Polar. Kanina, 50,000 yan. Ngayon, 44,000 na lang. At kay Mary Ann, hindi ka na natawaging inay kasi sobrang plastic mo. Yun, hindi ka na raw inay dahil sobrang plastic mo. Ayan na, lumabas na sa inaanak-anak mo. Ayan naman, yung pag... Sabi ko na nga ba eh, yan na yung mga banat ng yung dumidikit sa isang sikat. Yan ang mga banat talaga para makapang budol. Yun na yun. Yan na yun. Lumabas na ang tunay na kulay. Naku po, naku po. Ito na, baka di natin alam ang susunod na kabanata ng inay-inayan ni Tony Polar. Ayan, tuloy pa natin kung meron pa. Di, wala din akong planong awayin ka. Pero gusto kong tulungan yung kaibigan ko na sana mabalik yung pera niya. Yun lang naman yun eh. Yun nga. Ang problema nga, wala na talagang ipang babalik. Eh, nagsimula ng ibenta kung ano man yung na-acquire nila na ari-arian. Ang problema ngayon ay mukhang naibenta na lahat ang ari-arian. Baka bumalik na nga sa Sampaloc, lalo doon siya nag-file ng kanyang candidacy. Malamang, kailangan nandun ka. 6 months before the election, kailangan nandun ka. Dati kasi nagtago yata dyan sa Batangas. Nandun siya sa farm nila sa Batangas. Ayun, meron tinitingnang lote noon doon at diba, tumira sila doon. Ibalik lang yung pera niya, ibalik mo kasi hindi yan sa'yo. So kung may mga tao na nakuhaan ka din ng pera, balik mo kasi hindi yan sa'yo. Kung hindi mo maibalik at sinasabi mo na sa investor, eto na, viral ka na, ilabas mo na investors mo, ipakiusap mo na sa kanila. Ano bang transaksyon yan? Lagi ka nagpapakita ng mga resibo na maliliit na bagay, eh million-million na sa'yo. Ngayon, kung... Ayan, million-million na sa'yo. Million-million ang, ayan na. Mm-hmm. Nice cam na. Yan na talaga. Karma is real na nga. Malinis yung pangalan mo, ibalik mo na lang sa kanila para matapos na to. Yun na nga, pinapalabas pa nga si FLM ang nakautang eh. Eh dun nga siya nagsimula. Diba? Ang sabi naman dati ni Alfa Romeo ay 10 to 12 million ang nakuha kay Idol. Ngayon. At nabanggit din yata ni Idol yan noon. Mga ganon, ang nakuha kay Idol. Dun nagsimula. Namili ng mga property. Tapos, ayun na. Ayun na yung ipinalabas, yung soap na yan. Yung ano ba yun? Papaya na soap na maraming nasira ang mukha. Pero dahil naipromote sa FLM family, ang daming nagkuhaan ng mga
sabon-sabon na yan na nasira pa nga daw ang kanilang mga mukha. Mm-hmm. Ako ayoko mapag-awas sa'yo kasi may respeto ko sa nakakatanda. Dahil ang dami mong sakit, hindi ako para mag-hate. Basta lumayo ako sa'yo, pero yung kaibigan ko, maawa ka. Maawa ka sa mga tao nag-invest sa'yo. Kasi pera nila yan. Hindi mo pera yan, ibalik mo. Sa, kung wala man sa'yo yung pera nila, saan mo dinala yung pera? Saan? Yung mga lumalabas na issue na hindi naman pala yan sa kanila yung bahay na nag-rent lang din sila. Totoo. Sinabi mo rin sa akin, bahay mo yan, nabili mo 2 million lang kasi nalugi yung Chinese na nag-gamble-gamble, etc. Na sa casino ka nag-work, na ano ka. Yung mga lumalabas, totoo, kinawit niya rin sa akin yan. Mga best go, wala po. Wala pong ano, wala akong idea. Hindi niya rin pala bahay yung nakarent lang. Yun, hindi niya rin pala bahay, nakarent lang daw. Ayun. So ako parang, ano ko eh, narinawan ako after all. Masaya ako na hindi ako na dengoy o na-apek na, alam mo yon. Pero ito, nadadawit ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko. Again, call out kay Mary Ann, hindi mo pera, ibalik mo pera nila. Kung wala kang maibalik na pera, tawagin mo investors. Ngayon, kung walang investors at wala kang maibalik, saan mo dinala yung pera? Yun lang. Yun lang. Wala na, kumbaga, nasunog na mga pera. Dahil tingnan mo naman, dati, 'di ba? Pero may ginagamit pa siya mga credit card noon. Pag nag 'di ba? Pag kumbaga, talagang very extravagant pagka nag grocery 300,000, ganyan ganyan. Tapos may konting humanitarian. Ayun, doon na napupunta. Talagang na, wala na, mga sunog na yung pera, wala na talaga. Kaya, maaring kulong na lang siguro ang kahihinatnan niyan. Yun na lang, ang kawawa naman. Eh, sabagay, yung mga anak niya may nakatapos naman. Ayan, at siguro, gagawan na lang nila ng paraan para maibalik yung mga pera ng mga na-scam nila. Kung may magagawa pa siyang paraan para maibalik yung mga pera. Ayan guys, alam na natin kung ano ang katotohanan sa kanila ni Tony Poller. Ayan na. Meron pa ba, Tony? Ayan, sana makatulong to na makarating kay Tulfo yung ibang mga gustong magreklamo. Ayan, calling out po kay Raffy Tulfo, sir, tulungan niyo po yung mga taong nag-invest ng pera para mapatunayan din. Kasi, di ba din alam, mali mo, totoo naman sinasabi din ni Mary Ann. Pero ako sa side ko, totoo sinasabi ko. Pero malay mo, yung iba dyan talaga nakikisali lang, di naman totoong may usapan sila sa pera. Para maging clear, para legal, para maayos na paraan. Yun. Calling out na iparating na daw kay Tulpo kung sino ang nagsisinungaling. Ayun mga guys, at dito, napatunayan na natin kung sino kay Idol Epelem at ni Mary Ann ang tunay na may balak lumabas ang mga patunay ni Tony Poller. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV muling magbabalik.